Sariwa ng hangin dito. Santa Box Eco Adventure Park. Lawak ng greenfields dito. Ang ganda ng mga burol na dadaanan nyo dito. Bago natin simulan ang ating moto adventure dito sa probinsya ng Negros Oriental, ay dumaan muna kami sa palengke ng Dumaguete City upang mag-almusal at tikman ng kilalang pampainit ng mga taga-Bisayas, ang Puto Sikwati. Isang masarap na kombinasyon ng malagkit at tsokolate. The best talaga ang mga pagkain dito sa Bisayas. Isang mapagpala at magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli tayo sa ating panibagong moto adventure dito pa rin po sa isla ng Negros sa probinsya po ng Negros Oriental. Ito po ang pagpapatuloy ng ating ginagawang moto adventure dito po sa probinsya ng Negros Oriental at ang mga bayan na ating planong puntahan ay ang Santa Catalina, Mabinay, saka po ang Bayawan City. At sa ating gagawin na paglalakbay sa mga lugar o sa mga bayan na plano nating puntahan sa probinsyang ito, ay muli naming ibabahagi sa inyo yung ganda ng kalsadahan, ng tanawin, at syempre yung mga tourist destination para magkaroon kayo ng idea kung sakaling kayo ay pupunta rito sa Negros Oriental. Andito na po tayo ngayon sa bayan ng Shaton. At tingnan nyo kung gaano kaganda yung kalsada na dinadaanan natin. Asfalto, makinis. At ngayon, papasok na tayo sa Coastal Road. Wow! Solid! Tingnan nyo guys, asul na asul ang tubig oh. Napaka solid mag-rides kapag ganito kaganda yung tanawin na makikita ninyo. Yung maririnig ninyo yung hampas ng alon sa dalampasigan habang kayo ay nagmumotor. Ano kaya ito? Meron akong nakita rito ng ganyan. Hello, Nay! Ano po yan? Daing? Daing. Patutuyuin po. Ano isda po yan? Malalangsi. Tuyo na rin malalangsi. Yun po yung ginagawang tuyo? Oo. Okay. Pwede mo makita? Okay. Ito pala yung ginagawang tuyo. Ano isda po ito? Itong tayatay. Tayatay? Okay. Ganito pala yung proseso ang ginagawa nila dito kapag sila ay nagpapatuyo ng isda. Nakita ko lang po kasi sa gilid eh, napansin ko lang kaya hinintoan ko lang. Ayan o, dito sa Negros Oriental, yan, ganyan yung paggawa nila ng tuyo dito. Yasin no? Hinay, salamat po. Salamat po. Napansin ko lang habang dumadaan tayo sa napakagandang kalsadang to, yung may nagbibilad nga ng isda, yung pala yung toyo. Isa yun sa paborito natin kinakain sa almusal, yung toyo tapos itlog. Dahil sa ginagawa natin pagbumotor, marami tayong nadidiscover dito. Dito lang pala natin makikita yun yung paggawa ng toyo. Sarap sa mata ng tanawin dito.
makaka-relax. Berding berde. Tapos dito naman sa kaliwa natin, coastal. Ang dami nyo ding makikita ng mga puno ng nyog sa gilid ng kalsada. Parang nasa Aurora Province sa Luzon. Iba talaga ganda ng probinsya. Yung kahit gaano kalayo yung biyahe mo, kapag ganito kaganda yung nakikita mo, sarap. Sarap mag-rides. Magandang coastal road din yung dinadaanan natin dito. Solid. Sariwa ng hangin dito. Andito na po tayo ngayon sa bayan ng Santa Catalina, dito po sa probinsya ng Negros Oriental. Ito, right turn tayo dito. Oop. Ah, ito pala yung pinaka-town hall dito sa Santa Catalina. Ang lawak din ng park nila dito. Sarap din tumambay dyan. So bago tayo magtungo sa Mabinay o sa Bayawan City, ay pasyalan muna natin yung isa sa kilalang tourist spot dito sa bayan ng Santa Catalina. Ito po yung tinatawag nila na Santa Box. Napakalawak din ang palayan dito. Yan o, sobrang lawak ng palayan o kabukiran na makikita nyo rito sa bayan ng Santa Catalina. Hindi lang po magandang kalsada, magandang kabundukan, mga coastal road yung makikita nyo rito, kung hindi malawak na kabukiran rin ang matatanaw nyo rito. Ang lulupit din ng mga brol dito na dadaanan ninyo. Solid din ang mga kurbada yung dadaanan nyo dito. Yung tourist spot po na pupuntahan natin dito sa bayan ng Santa Catalina, dito sa Negros Oriental, ay yung Santa Box Eco Adventure Park. Meron akong nakita doon sa pupuntahan natin na spiderweb. Gusto kong makita yun sa personal. Ang dami nyo rin makikita rito ng mga tubo sa gilid ng kalsada. Parang Murcia ng Negros Occidental. Huh, ganda ng view. Ito na pala yung Santa Box. Ayan, daanan muna natin to bago tayo magpunta sa Bayawan. Santa Box Eco Adventure Park. Andito na po tayo ngayon sa Santa Box Eco Adventure Park at ito po yung mga activities na pwede nyong magawa dito.
So, pwede kayong pumunta dito sa Spiderweb, Giant Swing, Palawa Ride, at Elevator Loveness. So, ito talaga yung gusto naming magawa ni Kapo, itong Palawa Ride, kung saan tayo ay mag-slide. So, punta na tayo dito sa mismo pinaka-entrance para magtanong kung magkano yung bayad. Hello po. Ayun, makikita naman pala dito kung magkano yung entrance fee. So, para sa adult ay 100 at sa kids naman ay 50 pesos. And then, sa senior naman ay 80 pesos. So, doon po sa adult 100 pesos, ano po yung mga pwedeng... Yung inclusion po sa 100, sir, Spiderweb, tsaka ito po, regular Palwa. Okay. And additional payment lang po sa Giant Swing, tsaka Extreme Palwa Ride, itong mahaba na Palwa. Bali, magkano po yung i-add namin? 50 each po, sir. Ah. Yung whole pabayaran niyo po, 200 lahat. Doon pala sa 100 pesos, ay pwede nyo nang matry itong mababa lang na Palwa Ride. And then kung gusto niyo dito sa pinakamataas, kailangan niyo mag-add ng 50 pesos. And then yung sa swing? Yes po, 50 pesos. Another 50 pesos? Yes po. Ah, okay. Yun po yung babayaran niyo dito sa Santa Box Eco Adventure Park. Mula doon sa mismo pinaka-entrance, yan, malapit lang. Konting lakad lang, makikita nyo na itong spider web. Mataas siya. Mukhang nakakalula doon sa pinakataas. At kailangan natin pumunta roon sa pinakagitna. Ito yung akyatan. Ito yung pinakahagdan. Papunta doon sa mismo pinakataas. Hanggang marating natin yung pinakagitna nitong spider web. So bago tayo umakyat doon, kailangan natin hubarin yung sapatos natin. Hindi pwedeng gamitin ang sapatos kapag tayo ay pumunta roon sa mismong pinaka spider web. So yung hagdan na ginamit nila dito ay kabayan. Kailangan na nating puntahan yung pinakagitna para ma-feel natin itong spider web. Pwede yung maglakad? Lakad lang, no? Woohoo! Makakalula! Yan, at narating na natin yung pinakagitna nitong spider web. Nakakalula lang yung paglalakad mula doon hanggang dito sa mismo pinakagitna dahil doon sa bahaging yon malambot at lulubog yung paa ninyo. Pero kapag nandito na kayo mismo sa pinakagitna, yan, hindi na lulubog yung paa ninyo at i-enjoy nyo na lang yung spiderweb na to. So kapag nandito na kayo sa mismo pinakagitna na itong spiderweb, yan, pwede na kayo magpa-feature para meron kayong souvenir dito sa Santa Box. Huwag ka lang titingin doon sa baba. Dahil talaga nakakalula. So, kailangan diretso lang yung tingin mo. Ayan, balik na tayo kay Kapo. Oop! Yung nasa likod natin, ito yung pinaka-extreme Palwa Ride. And then yun naman, yung pinaka-regular Palwa Ride. Kung saan ito yung included sa binayaran natin na 100 pesos na entrance fee. So, tatry muna natin itong regular. Then after that, ito naman yung susubukan natin, itong Extreme Palwa Ride, para malaman natin yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya po pala tinawag itong Palwa Ride. Dahil ang tawag daw po dito sa Bisaya, Palwa, no? Yan, Palwa. So sa Tagalog yata, ang tawag dito is Palapa ng Nyug. Dito, kailangan nyo mag-seatbelt. Ayan. For safety. Alright. Regular Palwa Ride. Let's go! Dito po. Dito.
Ayan. Alright. Let's go. Woo! Alright. Solid. Oh. Oh. Nagbabounce siya pagkatapos. Grabe, nakakalula din, no? Yung regular na palwa ride ay nakakalula na. Paano pa kaya yung extreme? So, try natin mamaya yon. Solid. Ito yung daan, paakit doon dulit sa taas. And then, try naman natin yung extreme palwa ride. Let's go! Extreme palwa ride. Let's go! Kasama natin si Kapo. Okay. Gano'n po kahaba, kuya, itong ano, extreme palwa ride? 300 plus. 300 meters. Ah, okay. So, yung 300 meters yung haba nung palwa ride na to. So, di hamak na mas mahaba dun sa regular. Kaya mas solid to. Saan po? Ano ka po? Ready ka na ba sa extreme palwa ride? Yes! I'm ready! Let's go! Woo! Grabe, solid. Grabe, sobrang lakas ng impact. Nakita niyo yung camera natin. Yung muko. So, ayusin lang natin. Pati yata yung bike ni Kapo. Nalaglag. Grabe yung impact. Sobrang lakas. Kapag nandito na kayo mismo sa pinakadulo at nag-bounce na, yung sinasakyan natin doon mismo sa pinakagulong na nakaharang doon sa pinakadulo. Sobrang lakas, tumiklop yung ano natin, yung camera at nahulog yung bike natin. Yan. Pero grabe, sobrang saya. Sobrang solid na adventure kapag natry nyo dito sa Extreme Palwa Ride. Kaya kapag kayo napunta rito sa Santa Box Eco Adventure Park, subukan nyo rin itong Extreme Palwa Ride at siguradong mag-e-enjoy din kayo kapag mahilig kayo sa mga ganitong adventure. Pagkatapos na nakakapagod na adventure dito sa Santa Box. So included na rin itong tubig doon sa binayaran natin na 100 pesos. So sulit na sulit na yung 100 pesos nyo dito. Pwede kayong pumunta sa Spiderweb at pwede kayong mag-ride doon sa regular palwa ride ng 2 beses. Plus may kasama pang tubig dahil alam nila na mapapagod kayo dahil sobrang solid no adventure dito. Santa Box Mountain Spring Mineral Water. Pagkatapos ng napagod na ride, syempre, ang pinakamasarap gawin ay kumain. So, ito yung order natin. Inasal. Yan. Yung chicken inasal po na mabibili nyo dito sa Santa Box, meron na po siyang kasamang atsara. Yan. Tara, kaya na tayo. Bago tayo magpatuloy sa ginagawa nating adventure, dito sa Negros Oriental at medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Sarap din yung inasal nila dito. Sarap ng atsara. At sa dami po ng puno ng nyog na ating nadaanan kanina habang tayo ay nagmumotor papunta rito sa Santa Box. Eh, nag-crave po ako sa buko juice. Dito po sa Santa Box ay meron kayong mabibili na fresh buko juice sa halagang 40 pesos. So, syempre, titikman natin dito yan sa Negros Oriental kung gaano kasarap yung fresh buko juice nila dito. Sarap ng buko juice nila dito. Bagay na bagay sa mainit na panahon. Pagka nakainom tayo ng buko juice, nare-refresh tayo. Matamis yung pinakasabaw. Siyempre, pagkatapos natin inumin yung sabaw ng buko, ititikman naman natin yung pinakalaman. Yung laman ng buko ay parang sasama lamig. Sarap-sarap po ah.
Ang dami niyong matatanaw na puno ng niyog dito sa kabukiran. Ayan oh. Napakaganda ng tingnan. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy na natin yung ating ginagawang moto adventure dito sa Negros Oriental. At ngayon, sobrang init dito. Time check, 2:23 PM. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa adventure natin na to. Kung saan tayo matutulog, bahala na, adventure time! Dayon kamo sa Bayawan City. Yan, papasok na tayo ng Bayawan City. Bayawan City, Norsu Arena. Ganito po yung tricycle dito, ang daming laman. Anim. Tapos ang laki nung sidecar. Ito, makakasalubong natin oh. Yan. Sobrang laki nung sidecar ng tricycle dito, kaya marami silang naisasakay na mga pasahero. Daming tubo. Maamoy mo yung amoy ng tubo rito. Wow. Ay lawak na ang kabukiran dito. Ganda oh. Tapos sa likod natin makikita ninyo, ayan, may nakalagay sa arko na welcome to Bayawan City. Wow. Sarap naman pagmasdan nitong napakalawak na kabukiran dito sa Bayawan City oh. Ang ganda ng kalsada, diretso. Lawak ng green fields dito. Tapos mula dito, matatanaw niyo na yung kabundukan na yan, oh. Diyan tayo pupunta. Sarap dumaan dito. Makaka-relax. Apo, para tayong nasa Aurora, no? Oo, napakatatayog nung puno ng nyog na makikita nyo rito. Aalula eh. Ito na yung kalsada na dinadaanan natin ngayon. Pataas na pataas, pahon tayo ng pahon. Kasabay ng mga twisties na kalsada. Yan. Bakit na tayo ng puso, kapo? Oo, kapo. Ito na yung good part dito. Ito na yung kinakatakutan namin ni Kapo, nagkatotoo na. Eh na, lumalakas na yung ulan. Ay, nako. Kanina, napakainit doon sa may Santa Catalina. Dito naman sa Bayawan City, yan. Lumalamig. Tapos, ayan na, nagsisimula na lumakas ang ulan. Kaya sa mga katulad kong rider, yan, dapat lagi kayong handa. Lalo sa mga ganitong malalayo, mahabang paglalakbay na gagawin ninyo. Dahil po iba't ibang panahon ang ma-experience ninyo habang kayo ay nagmo-motor. Andiyan yung malamig na klima, malakas na ulan, mainit na araw. Misal mararanasan pa natin yung talaga yung bagyo. So ayan, kagaya ngayon, tingnan nyo, tirikang araw dito. Pero doon sa bandang dulo, makikita ninyo yung kalangitan, no? Madilim na naman. So, pwede na namang umulan ng biglaan. Ayan o, grabe, dilim o. So, dito, ayan, sisimula na, pumatak na naman ang ulan. At mukhang babasahin na naman tayo. Kapo, ganda ng mga burol dito, ano? Kaya mas makikita mo at ma-appreciate mo ng
maayos yung ano dito, yung tanawin. Dahil huminto ulit yung ulan, magandang kalsada, tapos mga burol nang dadaanan nyo rito. Napakalupit tong lugar na to. Tapos yung mga burol na makikita nyo rito, may mga tanim na mais at tubo. Kaya ang ganda tingnan, lalo na kapag nag-aerial shots kayo dito. Berding berde. Okay, habang binabaybay natin yung kalsadang to, wala tayong makita ng gas station. So, ayan. Magbubote-bote ulit tayo dito. Nay, magkano po yung premium? Yung red sa'yo? Opo, red po. Pareha lang, 70. 70, so 70. Ayan. Kahit po mga dalawang bote. Ito muna yung gagamitin natin kay Lakbay. Kesa materikan tayo ng motor. Alay-layo pa ipupuntahan natin eh. Ganyan talaga dito sa probinsya, no? Kapag kayo ay pupunta sa mga liblib na lugar, sa mga kabundukan, kahit na full tank tayo kanina, sa haba ng biyahe natin, nauubusan tayo ng gas. Sakto na tong 2 litro na premium para makapunta tayo dun sa kabayanan kung saan dun tayo matutulog. Time check, 4:58 PM. Ang dulas tong kalsada. Kakatapos lang umulan. Ay, malupit itong kurbada na to, ah. Talagang bilog na bilog, oh. Tapos madami ka pang makakasalubong rito ng mga malalaking truck na may dalang tubo. Wow, ganda ng kalsada. Probinsya yung lugar na to. Napakasolid ng mga rolling hills na to. Tapos may nakatanim na mga tubo doon sa bahagi na yun, no? Yun, ang ganda, oh. Time check, 6:25 PM. At hanggang ngayon ay andito pa rin tayo sa biyahe. Naghahanap kami ng matutuluyan ni Kapo dito, pero hirap kaming makahanap. Ah, ito yung Niludhan Falls.